dahil sa sobrang dami ng supply. Sumadsad na lang sa 4 na piso kada kilo ang presyo ng Pechay Baguio sa La Trinidad Trading Post sa Benguet. Sobra rin daw ang supply ng manok at baboy sa ilang bahagi ng bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sobra-sobrang kamatis, mga nabubulok na kalabasa, pati na carrots na nakatambak na lang. Ilan lang yan sa mga gulay na sobrang dami raw ang supply na sasayang na lang. Ngayon naman, nanganganib ding mauwi sa tambakan ang tone-toneladang Pechay Baguio o kung tawagi wombok. Sa La Trinidad Trading Post sa Benguet, ganito karami ang nakatenggang Pechay Baguio. Ang bentahan, 4 na piso kada kilo na lang mula sa dating 15 pesos kada kilo. Dagdag pasakit pa sa mga nagtatanim nito ang malakas na ulan ngayon sa Benguet. Nabubulok kasi ang dahon nito kapag nabasa, kaya para maibenta, kailangan tanggalin ang mga bulok na dahon. At sa kada bawas ng dahon, nababawasan din ang timbang. Sobra raw ang produksyon ng Pechay Baguio dahil sa dami ng mga magsasakang nagtanim nito. Sabi ng grupong samahang industriya ng agrikultura o SINAG, nakadagdag pa sa problema ang bumabang demand dahil marami sa mga restaurant na nakaraniwang namamakyaw na supply ay sarado o di kaya'y nagbawas ng operasyon bunsod ng COVID-19 pandemic. Malaki rin, no, yung factor na sarado ang mga hotel and restaurant, yung mga resort, di ba, mga sarado. And so yung bentahan bumama talaga. Bukod sa mga gulay, may oversupply din ng manok. Ang farm gate price nito halimbawa sa Tarlac, Nueva Ecija at Batangas, nasa 85 hanggang 86 pesos per kilo lang. Kaya naman patuloy ang panawagan na itigil ang pag-i-import nito mula sa ibang bansa. Hinihingi ng, ano, no, ng grupo ng mga racer na hinto muna yung import at tulungan ang ating local mga racer. Wala pong tigil ang kanilang pagkikipag-ugnayan at konsultasyon para ma-resolve naman po natin yung mga kahilingan at mga daig ng ating mga producers. May oversupply din daw ngayon ng karding baboy sa Davao, South Cotabato at General Santos City. Sa South Cotabato halimbawa, nasa 89 pesos hanggang 94 pesos kada kilo ang baboy, samantalang 160 per kilo ito sa Luzon. Kaya tutulong daw ang Department of Agriculture at Department of Transportation para maibiyahe ang mga karneng baboy papunta sa Luzon. Ito po natin masigurado, nang darating po sa atin dito ay totoo pong ligtas. Pati na po ang DOCR ay tumutulong, pinapahirap at ipapagamit po nila ang other mode of conveyance na gagaya ng halimbawa po kung mayroon mga barko na available, barge. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.